Before we start, let's all pray. Bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious, our Heavenly Father God, who loves us, thank you so much for your grace and great love. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. When we were still sinners, you had compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula po sa walang hanggang pagkawasak. Today, in the Lord's Day, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. Ngayon po, sa araw ng Panginoon, kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkasama-samang magtipon upang sama-samang makinig ng iyong pangalan at purihin ng iyong pangalan at makinig ng iyong salita. Today also, let us get the spiritual strength through the Word of God and through the fellowship. Sa pamamagitan din po nito, nawa po magkaroon po kami ng espiritual na kalakasan sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at ng fellowship. And also, please teach us how to live as a born-again Christian. At pakiusap po, turuan mo po kami kung paano kami dapat mabuhay bilang mga born-again Christian. Especially, whenever we listen to the Word of God, let us do our best to practice and to obey to the Word of God. Lalo na po sa tuwing nakikinig kami ng salita ng Diyos na magawa po namin na sumunod at magawa naming isagawa sa buhay Kristiyano po namin ito. We are praying for incoming our summer retreat from April 7 to 9, batch 1. Magsisimula po yung unang batch ng amin pong summer retreat simula po sa April 7 hanggang 9. Let us do our best to invite our family members, friends, and neighbors so that they will have a chance to listen to the God's Word. Nawa po magkaroon kami ng lakas na loob upang maimbitahan yung amin pong mga kapamilya, mga kapitbahay, at mga kaibigan upang sila po ay makapakinig ng salita ng Diyos. We know God really desires all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. Alam po namin na yung Diyos ay nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. There are still so many lost souls who are not saved yet. Marami pa ring mga ligaw na kaluluwa ang hindi paligtas. So let us have one mind and let us cooperate to one another in order to preach the gospel to the lost souls. Kaya nawa magkaroon kami ng isang isip at magkaisa kami nang sa gayon ay magawa po namin na makapag-evangelize ng maraming mga ligaw na kaluluwa. Let us do not forget what is the real purpose of our life as a born-again Christian. Nawa po huwag naming malimutan yung tunay na layunin ng aming buhay bilang mga tunay na mga born-again Christian. Let us do not our heart on the earthly things but on the above. Nawa po huwag naming ilagak yung aming puso sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa kundi sa mga bagay na nasa itaas. Today there are also some brothers and sisters who are not able to attend this Lord's Day sermon. At ngayon po mayroon din pong mga ibang brothers and sisters na hindi po naggawa na makadalo sa Lord's Day sermon na ito ngayon. Let us encourage them to attend the church in order to listen to the Word of God continuously. Nawa po, mapalakas po namin yung kanilang loob upang sila ay muling dumalo sa iglesia nang sa gayon ay magkaroon sila ng pagkakataon na makapakinig ng salita ng Diyos. From the beginning of this Lord's Day sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Simula po sa umpisa ng Lord's Day sermon na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, let's open our Bible, Galatians chapter 6. Buksan po natin sa Galatia chapter 6. From verse 7 to 9. Simula po verse 7 hanggang 9. Galatians chapter 6 from verse 7 to verse 9. Galatia chapter 6 simula po verse 7 hanggang 9. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, sapagkat ang nag-ahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, subalit ang nag-ahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Yesterday, we had a pre-meeting in the retreat center for the preparation of the summer retreat. Kahapon po, nagkaroon po tayo ng pre-meeting para po sa paparating po nating summer retreat.
As you know well, the summary to read is very near, less than 1 month. Kaya po nang inyong alam, yung summer retreat po natin ay malapit na, nasa wala ng isang buwan. Batch 1, that we are going to start April 7 to 9. Yung unang batch po natin ay mag-uumpisa simula po April 7 hanggang 9. And batch 2, April 29 to May 1. At yung batch na naman po ay magsisimula simula April 29 hanggang May 1. I believe this summer retreat this year, this is the another chance given by God. Naniniwala po ako na yung summer retreat po na ito sa taon na ito ay ibinigay po sa atin ng Diyos. So all the brothers and sisters, we should have one mind and we should cooperate one another in order to evangelize many lost souls. Kaya yung lahat po ng mga brothers and sisters, dapat magkaisa po tayo at magkaroon tayo ng isang isip upang makapag-evangelize po tayo ng maraming ligaw na kaluluwa. And we should know this summer retreat is a really good opportunity to evangelize your family members, friends, and neighbors. At alam din po natin na yung summer retreat na ito ay magandang pagkakataon upang ma-evangelize po natin yung ating kapamilya, kapitbahay, at mga kaibigan. Because once they attend this summer retreat, they will only focus on the Word of God. They shall not be disturbed by other things. Dahil kapag dumalo po sila sa summer retreat na ito, sila po ay makakapagtuon lamang ng pansin sa pakikinig ng salita ng Diyos at hindi sila maiistorbo ng ibang bagay. So let us do our best to evangelize many lost souls through this summer retreat. Kaya gawin po natin yung ating makakaya na makapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa dito po sa summer retreat na ito. Today, we are going to think about this Galatians chapter 6. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung mga talata na ito mula po sa Galatia chapter 6. Yeah, here, verse 7 and 8, do not be deceived, God is not mocked. Whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Sabi po sa verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaring lokohin, sapagkat ang namang hihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. According to this passage, we are going to think about what we are sowing now. Ayon po sa talata na ito, pag-iisipan po natin ano ba yung inihahasik natin ngayon. Yeah, Bible says, for he who sows to his flesh will of the leaf flesh reap corrosion. Sabi po ng talata na ito, sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan. Yeah. It means if you are only living for your flesh after get salvation, you will reap the corruption. It means everything, nothing remains when you stand before the Lord. Ibig sabihin po nito, kapag nabuhay ka lamang para sa iyong laman, simula nang ikaw ay maligtas, sa oras na tumayo ka sa harap ng Panginoon, walang anuman yung matitira sa iyo. And he who sows the Spirit, will of the Spirit, live everlasting life. Subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. After you get salvation, if you are really living for the glory of God, and there will be the glory and reward when you stand before the Lord. At kapag tapos ng kaligtasan, ibig sabihin po nito, kung nabuhay ka lamang para sa kaluwalhatian ng Panginoon, kapag tumayo ka sa harap ng Panginoon, magkakaroon ka ng kaluwalhatian at ng gantimpala. Have you ever thought about your Christian life? How much you are honest and the truth before the Lord. Napag-isipan mo na ba yung iyong buhay Kristiyano, kung gaano ka katotoo at kung gaano ka katapat sa harap ng Panginoon? A truly born again Christian, they will do their best to please God through their Christian life. Yung mga tunay na born again Christian, gagawin nila yung kanilang makakaya para mabigyan ng lugod ang Diyos sa kanilang buhay Kristiyano. But when we look at some brothers and sisters, we can observe some the different behavior or attitude. Ngunit kung pagmamasdan po natin yung mga brothers and sisters, makikita po natin na mayroon po silang iba't ibang mga ugali at mga iba't ibang gawi. Yeah, while they are staying in the church, inside the church, they pretend to be holy before the brothers and sisters. Kapag sila po ay nasa loob ng iglesia, sinusubukan po nilang magmukhang banal sa harap ng mga brothers and sisters. But outside of the church, they are behaving like other unbelievers. Ngunit sa labas po ng church, sila ay umaasal kagaya ng mga hindi mananampalataya. We should not misunderstand. God is omnipresent. So, wherever you go and whatever you are doing, God knows everything. Dapat maunawaan po natin na ang Diyos ay omnipresent. Ibig sabihin, nasaan ka man, anuman yung iyong ginagawa, ang Diyos ay naroon.
If you look at Psalms 139, verse 7, where can I go from your spirit? Or where can I flee from the your presence? Sabi nga po sa awit, number 139, verse 7, saan ako pupunta mula sa iyong espiritu o saan ako tatakas mula sa harapan mo? It means, wherever you go and though wherever you are staying, you cannot avoid God's presence. Ibig sabihin, anuman ang iyong ginagawa, nasaan ka man, hindi mo maiiwasan na naroon ang Diyos. If you ascend into heaven, you are there. Yes. If I ascend into the heaven, God is there. If I stay in the earth, also God is there. Kung ikaw ay umakyat sa langit, ikaw ay naroon. Opo, kung ikaw ay nasa langit, ang Diyos ay naroon. At kapag ikaw ay nasa lupa, ang Diyos ay naroon din. And also what we are saying, and also what is our behavior, God knows everything. At isa pa, kung ano po yung ating sinasabi, kung ano yung ating ginagawa, nakikita po ng Diyos ang lahat. Let's open our Bible, Psalms 139. Buksan po natin sa awit, number 139. Psalms, Awit 139, verse 4. Awit, number 139, sa verse 4. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Yeah. According to Psalms, chapter 94, verse 9, God planted our ear and also God formed our eyes. Sabi po doon sa awit, number 94, verse 9, na yung Diyos, siya yung naglagay ng pandinig sa ating mga tenga at siya rin yung nagbigay ng paningin sa ating mga mata. Yeah, God planted the ear. Shall He not hear? Kaya siya na naglagay ng pandinig, hindi ba siya nakakadinig? And also God formed the eyes. Shall he not see? At siyang lumikha ng mga mata, hindi ba siya nakakakita? Yeah. We were created by God. And God is Almighty God. God is omniscient. Ang Diyos po ay makapangyarihang Diyos at siya po yung lumikha sa atin. And wherever you go and wherever you're staying, God knows everything. God is watching us. At nasaan ka man, anuman ang iyong ginagawa, ang Diyos ay nanonood sa iyo, alam niya ang lahat. In Korea, one day, one of our pastor, after he finished the cell group fellowship in the evening, he was on the way back to his place. Doon po sa Korea, matagal na panahon na po yung lumilipas, meron pong isang Korean pastor na pagkatapos ng kanyang cell group fellowship noong gabi at siya po ay papauwi na sa kanya pong bahay. But the place was the first place when he visited. That's why he lost the way. Ngunit yung kanya pong bahay na napuntahan, yung una niyang narating, ibig sabihin siya po ay naligaw. While he was wandering to find the right way, at the time, suddenly he met the one man, one brother. At habang siya po ay inaalam kung saan po yung tamang daan, meron po siyang nakilala na tao, isang lalaki, isang brother. Yeah, pastor realized that recognized him, he's the one brother of his church. At nakilala po ng pastor na yun na yung brother na yun, siya yung isa sa mga brother ng kanyang church. But at the time, the brother was drunken. Ngunit nung sandali na yun, yung brother na yun ay lasing. I think the brother, he might be embarrassed a lot because he did not expect to meet the pastor on the way. Sa palagay ko, labis na napahiya o nahiya yung brother na iyon nung nakita niya yung pastor na hindi niya inaakala na makikita niya sa daan yung pastor. Here in the Philippines, I think also same. Yeah, sometimes when you are staying outside of the church or when you meet your friends or when you are doing something, there might be someone who is watching you. Sa palagay ko po, ganun din naman po dito sa bansang Pilipinas. Kapag kasama mo yung iyong mga kaibigan, kapag nasa labas ka ng church, mayroong mga tao na nanonood sa iyo. As a born-again Christian, if you are behaving something undesirable things, or if you are committing sins,
it shall be revealed. Kapag mayroong mga born again Christian na gumagawa ng kasalanan o kaya naman ay umaasal ng kakaiba, kung gayon, ito po ay nakakahiyang bagay. Yeah, we cannot hide anything before God. Wala po tayong maitatagong anuman sa harap ng Diyos. Okay, let's go back to the Galatians chapter 6. Balikan po natin ang Galatia chapter 6. Verse 7. Sa verse 7. Do not be deceived. God is not mocked. For what a man sows, that he will also reap. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin, sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Yeah, do not be deceived. Huh? Who can be deceived? Man can be deceived easily. Opo, huwag kayong padaya. Sino po ba yung maaaring dayain? Yung tao, madali po silang dayain. But we do not misunderstand, God shall never be deceived. Ngunit shall not be never deceived. Ngunit huwag po tayo magkaroon ng maling akala, ang Diyos kailanman hindi po siya maaaring lokohin. And God is not mocked. What does it mean, the mocked? At sabi po na huwag natin huwag nating lokohin ang Diyos. Ano pong ibig sabihin na huwag lokohin? God is not mocked. Mocked means, actually it has a meaning, someone lift up his nose. Sa katunayan, meron po itong ibig sabihin na yung isang tao, itinutungo niya, itinataas niya yung kanyang ilong. Yeah. Lift up his nose. It means, when you are trying to despise some others, maybe you will show this kind of the behavior. Itinutungo yung ilong o itinataas. Ibig sabihin, kapag meron kang mga tao na hinahamak, ganito yung inaasal mo. Someone has a nose in the air. It means, he is very boastful and he is very proud. May tao na nakataas ang ilong, ibig sabihin may taong nagmamalaki, nagyayabang. Yeah, this means also same. Yeah, lift up someone's nose, then means you will try to be the boastful and you will be proud, and when you are trying to despise other people, you will behave like this. Kaya ito po yung ibig sabihin no, na yung taon na ang isang tao ay nakataas ang ilong, nakatungo, ibig sabihin siya ay nagmamalaki, nagyayabang at hinahamak niya yung ibang mga tao. But Bible says, God is not mocked. Ngunit ang sabi po ng Biblia, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. It means man cannot despise the God. Ibig sabihin ng tao, hindi maaaring lokohin ang Diyos. But if we read the Bible, when the Israelites, they became the corrupt, and then they lost their wisdom and knowledge about the God. Ngunit kung babasahin po natin sa Biblia, yung mga Israelita, nawala sa kanila yung kanilang karunungan. At the time, they were trying to despise God. At yung sandali po na iyon, nais po nilang hamakin ang Diyos. Especially, if you look at Malachi, Book of the Malachi, we can understand how the Israelites, they despised God's offering. Lalo na po kung babasahin natin sa aklat ng Malakias kung paanong nais po hinamak ng mga Israelita yung Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-aalay. Okay, let's open the Bible. Malachi chapter 1. Tignan po natin sa Malakias chapter 1. Verse 6. Sa verse 6, Malakay chapter 1, verse 6. Basahin po natin, sabay-sabay. 3-1, iginagalang ng anak ang kanyang ama at ng mga utusan ang kanilang amo. Kung ako nga'y isang ama, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? At kung ako'y amo, nasaan ang paggalang na para sa akin? Sinasabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo o mga pari na umahamak sa aking pangalan, inyong sinasabi, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Yes, as the Bible says, servant will honor his master. Kagaya po ng sinabi ng Biblia, yung mga lingkod, gagalangin nila yung kanilang Panginoon, yung and amo. Children also will respect and honor their parents. At ang mga ama, igagalang nila, yung mga anak, igagalang nila yung kanilang mga magulang. But what about the Israelites, according to this Malachi chapter 1? Ngunit paano naman po pagdating sa mga Israelita, ayon po dito sa Malakias chapter 1? Yeah. God said, I am the Father, here is my honor. And if I am Master, where is my the reverence? Kaya sabi niya po dito, kung ako ngay Panginoon, nasaan ang karangalang nararapat sa akin? To you,
priest who despise my name. Yet you say, in what way we have despised your name? God said, you despise my name to the Israelite. But Israelite, they answered, when we despise your name? O mga pari na humahamak sa aking pangalan, inyong sinasabi, paano namin hinamak ang iyong pangalan? God said, you offered the offerings. When they offer the animals, it should be the blemish and the clean, and it should be the good one. Sinabi po ito patungkol sa pag-aalay nila ng hayop, dahil sa tuwing nag-aalay po sila ng hayop, inaalay nila yung mga hayop na may sakit o kaya naman may bulag o pilay. They had to bring the clean and then without blemish, and they should bring good one. Dapat ay magdala po sila na magandang klase, isang tupa, hayop na walang sakit, hindi pilay at hindi bulag. But Israelite, they offered the blind as a sacrifice, and then they brought the lame and sick. Ngunit yung mga Israelita, nagdala po sila ng hayop na bulag, mayroong sakit at pilay. Look at the verse 8. Babasahin ko po. Kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama iyon? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama iyon? Subukan mong ihandog ang mga iyon sa gobernador, sa iyong gobernador, masisiyahan kaya siya sa iyo o papakitaan ka kaya niya ng kabutihan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yeah. God said, offer it to your governor, those kind of the lame, blind, and sick. This kind of animal, will he accept it? Sabi po ng Diyos, subukan mong ihandog ang mga iyon sa iyong gobernador, masisiyahan kaya siya yung mga bulag, mga pilay at may sakit. For example, you are going to give the gift to your mayor, city mayor. So if you prepare the apple which is already the rotten, can you give it to your mayor? Halimbawa, magbibigay ka ng regalo sa iyong city mayor at yung inihanda mong mga mansanas na pangregalo ay mga bulok na. Kaya tatanggap, maghahanda ka kaya ng ganito? Maybe the mayor will get angry if you give those kind of gift. Marahil po yung mayor ay magagalit kapag ka nagbigay ka ng ganitong mga regalo. Even your governor, your mayor, when we prepare the gift, we will prepare the best one. Kahit po na pagbibigay ng regalo sa mga gobernador at sa mga mayor, ibibigay po natin yung pinakamabuting bagay. But what about when we offer to the Lord? Ngunit paano naman po kapag mag-aalay tayo sa Panginoon? Yeah, some brothers and sisters, when they are using the money for themselves, they are using the money very well. They can spend it very well. Kapag yung mga brothers and sisters, gagastusin nila yung kanilang salapi para sa kanilang sarili, maayos nila itong ginagamit, maayos nilang ginagastos. But in front of the offering box, they are very stingy. They don't want to give the offering. Ngunit kapag sila po ay nasa harap ng offering box, sila ay nangihinayang, sila ay nagdadalawang isip. Can we say, if we show this kind of behavior, we really love the Lord? Pwede po ba nating sabihin na kapag nagpapakita tayo ng ganitong asal na minamahal natin ang Panginoon? If you really love the Lord, you will do your best to offer the best things. Kung tunay mong minamahal ang Panginoon, gagawin mo yung iyong makakaya para ihandog yung pinakamabuting bagay. Let's open the Bible, Matthew chapter 5. Tignan po natin sa Mateo chapter 5. Chapter 15. Mateo chapter 15. Matthew chapter 15, verse 8. Mateo chapter 15, verse 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Yes, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. This is the problem, right? They have a good testimony. I love the Lord. I really wanted to offer my life to the Lord. They are praising. But actually, only with their mouth and with their lips.
Problema po ito, di ba? Kapag sinasabi po nila na minamahal nila ang Diyos, iaalay nila yung kanilang buhay para sa Panginoon, at nagbibigay sila ng papuri, ngunit ginagawa po nila ito sa pamamagitan lamang ng kanilang labi, gamit ang kanilang bibig. But their heart is far from me. Ngunit yung kanilang puso ay malayo sa akin. Yes, it's real life. In the days of our Jesus, yeah, they behave like this. They pretend they are serving the Lord, and they say they love the Lord, but their heart is far from the Lord. Opo, yung mga Israelita sa panahon po ni Jesus, sila po ay naglilingkod sa pamamagitan ng kanilang labi. Sinasabi po nila na minamahal nila yung Panginoon, mahal nila ang Diyos. So, Bible says, do not be deceived. God is not mocked. Kaya ang sabi po ng Biblia, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi maaaring lokohin. So we must examine our Christian life, how we are serving the Lord. Kaya kailangan nating suriin yung ating buhay Kristiyano kung paano natin pinaglilingkuran ng Panginoon. And Bible says, whatever a man sows, that he will also reap. At sabi din po ng Biblia na anuman ang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. So, we need to check what we are sowing now. Kaya kailangan nating suriin ano ba yung inihahasik natin ngayon. In this world, there is the law of the nature, right? Sa mundo po na ito, meron pong batas ng kalikasan. Tama po ba? For example, if you plant the good seed, this good seed will become the good tree. And then good tree will bear the good fruits. Halimbawa, kapag ka naghasik ka, nagtanim ka ng mabuting binhi, ikaw, yung binhi na ito ay magiging mabuting puno at mag-aani ka ng mabuting bunga. Yeah, that is natural. It will be decided what kind of seed is. Opo, ito po ay napaka-natural na maitatakda po ito depende sa iyong inihasik. Anong klaseng binhi? In our Christian life, this is also same. What we are sowing will decide your result, the fruit of your Christian life. Kaya ganun din naman po sa buhay Kristiyano po natin, kung ano yung iyong inihasik, ito rin naman po yung magtatakda ng resulta ng iyong buhay Kristiyano. If you only focus on your flesh, physical life, Bible says you will reap what? Corruption from the flesh. Sabi po na kapag nagtuon ka lamang ng iyong isip sa iyong physical na buhay, sa mga material na bagay, sa iyong laman, ikaw ay mag-aani ng kasiraan. We should know flesh and the physical things are just temporary and then corruptible things. Dapat ay malaman po natin yung mga bagay na physical at mga bagay na material, ito po ay panandalian lamang at mga bagay na nasisira. We believe when our Lord Jesus Christ come again, we will carry nothing, right? Naniniwala po tayo na kapag dumating na yung Panginoon, wala po tayong madadalang anuman, di ba? Yeah. Only that we shall be changed and then we shall be caught. Tayo ay babaguhin lamang at pagkatapos kukunin tayo. So, when you are caught by the Lord, you will carry nothing. Although you are millionaire, you cannot carry your money. At kapag kinuha ka ng Panginoon, wala kang anumang madadala. Kahit na ikaw ay isang milyonaryo, wala kang madadalang anuman. Although you have a very nice house, nice car, you cannot carry it. Kahit na meron kang magandang bahay, magandang sasakyan, ngunit wala kang madadalang anuman. So, Bible says, if you sow for the flesh, you shall reap the corruption from the flesh. Kaya sabi po ng Biblia na kapag nag-ani ka sa laman ikaw ay mag-aani ng kasiraan. There is the one story. In China, there were two villages. Beside the town, there is the two villages. Meron pong isang kwento doon po sa China. Meron pong dalawang village doon po sa pagitan ng isang bayan. Yeah, these two villages, they are cultivating the potato. Itong dalawang village na ito, sila po ay nagbubungkal para sa patatas. But although that area is the almost same place, and then the environmental condition is also almost the same. Yung lugar po nila na pinagtataniman ay parehas lamang, at yung klima sa lugar na yun ay parehas lamang po. But village A, whenever they harvest the potato, they harvest the very good potatoes. Ngunit yung village A, kapag ka sila ay nag-aani ng mga patatas, sila po ay nag-aani ng mga magagandang patatas. But village B, whenever they harvest the potato is very small and then poor quality.
Ngunit kapag kayong village bee yung nagaanin ng patatas, napakababa ng klase ng kanilang patatas at napakaliliit. Do you know what's the reason why two villages are so different? Alam niyo po yung dahilan bakit yung dalawang village na ito ay magkaiba? Village A, whenever they harvest the potato, they left the best one as a seed. Yung village A, yung ginagawa po nila kapag nagaanin ng patatas, yung mga magagandang klase, itinatabi nila para sa pagtatanim. Yeah, if you use the good seed, this will become the good potato. Opo, kapag ka itinabi mo yung mabuting binhi para itanim, ito po yung magiging mabuting bungang ng patatas. But village B, whenever they harvest the potato, first they ate the good potato for their food. Ngunit kapag yung village B yung nagaanin ng patatas, una, yung magagandang klase, itinatabi nila para sa kanila, para kainin. And they use the poor quality small and poor quality potato as a seed. At pagkatapos, ginagamit nila yung mga maliliit, mga hindi magagandang klase bilang binhi. Yes, this is the result. Village A, always they planted the good potato as a seed. That's why always they were able to harvest the good potato. Opo, ito po yung dahilan. Dahil yung village A, itinatabi nila yung magagandang klase ng patatas at itinatanim para magbunga ng mabuti. But village B, they use the poor quality potato, small one. That's why they were not able to harvest the good potato. Ngunit yung village B, sila po ay kinakain nila yung mabuting bunga at yung masama naman po itinatabi para itanim. In our Christian life, it is also same. What you are sowing now, what are you sowing now? Kaya ganun din naman po sa buhay Kristiyano po natin ngayon, ano ba yung inihahasik mo ngayon? If you spend your time and your money and your life only for the flesh, when you stand before the Lord, nothing remains. Kapag ka ginugugol mo yung iyong salapi, oras at ang iyong buhay para sa iyong laman, walang anuman yung matitira sa iyo at kasiraan ang iyong aanihin. Yes, if you sow the flesh, you shall reap the corruption from the flesh. Opo, kapag ka naghasik ka sa laman ikaw ay mag-aani ng kasiraan. But after get salvation, our life should be changed. We should live for the glory of God so that we can also live the everlasting life from the Spirit. Ngunit pagkatapos po nating maligtas, kailangan tayo po ay magbago at tayo ay mabuhay para lamang makapagbigay ng kalawalatian upang mabuhay tayo ayon sa Espiritu. Let's open our Bible, Philippians chapter 3. Tignan po natin sa Philippos chapter 3. Philippians chapter 3 verse 19. Philippos chapter 3 sa verse 19. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ng kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan na nakatuon ng isip sa mga bagay na makalupa. Whose end is destruction? Whose God is their belly? And whose glory is in their shame? Who set their mind on earthly things? Yes, they only set their mind on the earthly things. That means they are living for their flesh. Opo, nakataon lamang yung kanilang isip para sa kanilang laman. Ibig sabihin na bubuhay sila ayon sa kanilang laman. Actually, this is the life of the non-born again Christian, unbelievers. Sa katunayan, ito po ay buhay ng mga taong hindi pa na-born again, mga taong hindi mananampalataya. Unbelievers, they only focus on their physical life. And they only live for their flesh. Yung mga hindi mananampalataya, nakatuon lamang yung kanilang isip sa physical na bagay at nakatuon yung kanilang isip sa physical, material na bagay. But if there are some brothers and sisters who are living like this, Bible says, Apostle Paul said, they are the enemies of the cross of Christ. At kapag kayong mga brothers and sisters ay nabuhay, ayon po, ayon sa kagaya sa mga buhay na ito, sabi po ni Apostle Pablo na sila ay nagiging salungat sa krus ni Kristo. Yeah, verse 18 said, "For many walk of whom I have told you often and now tell you even the weeping, that they are enemies of the cross of Christ." Sabi po sa verse 18, "Sapagkat marami ang mga lumalakad na siyang madalas kong sabihin sa inyo, at ngayon sinasabi ko sa inyo na may pagluha na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo." So, as a born-again Christian, if we only focus on our physical life, and then if we only live for our flesh, yeah, we should remember
We are the enemy of the cross of the Christ. Kaya tandaan po natin, kapag nagtuon tayo ng pansin sa material na bagay at nabuhay lamang po tayo ayon sa ating laman, tayo ay nagiging kaaway ng krus ni Kristo. If you look at Luke chapter 17, there is the story of the 10 lepers who were cleansed by the Jesus. Kung titingnan po natin sa Lucas chapter 17, nandoon po yung kwento patungkol sa 10 kitongin na pinagaling ni Jesus. When they asked the Jesus, please have a mercy on us. And Jesus said, go and show yourself to the priest. So on the way, 10 lepers, they were cleansed all. Kaya nung sinabi po nila kay Jesus na maawa ka sa amin, sabi po sa kanila ni Jesus na humayo kayo at kayo magpakita sa mga pari. But only one leper, he returned to the Jesus and then gave thanks. At habang sila po ay humahayo, silang lahat ay gumaling, ngunit isang kitongin lamang po na gumaling yung bumalik kay Jesus upang magpasalamat. At the time, Jesus asked, 10 lepers, all they are cleansed. And then, where are the 9? Where are the 9? Kaya nagtanong po si Jesus, 10 kitongin yung nalinis, kaya nasaan na ang siyam? Yes, 10 lepers, they are cleansed. But only one leper returned to the Lord and gave thanks to the Lord. Opo, 10 kitongin yung gumaling, luminis, ngunit isa lamang po yung bumalik upang magpasalamat sa Panginoon. Yeah, in our Christian life also, we can observe. Many brothers and sisters, they have a testimony. They are saved by the grace of the Lord. Kaya ganun din naman po yun ang pagmamasdan po natin. Maraming mga brothers and sisters na sila ay nagbibigay ng patotoo na sila ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. But how many brothers and sisters, they are continuing their sincere Christian life after salvation. Ngunit ilang mga brothers and sisters yung nagpapatuloy sa kanilang buhay Kristiyano pagkatapos po na sila ay makatanggap ng kaligtasan. If we have a true faith, we must abide in the church and we must continue to serve the Lord. Kung tayo ay mayroong tunay na pananampalataya, kailangan manatili tayo sa iglesia at magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. That's the life of the truly born-again Christian. Ito po yung buhay ng isang tunay na born-again Christian. Yes, it is very easy to have a testimony. You got the salvation. Opo, napakadali lamang na magbigay ng patotoo na ikaw ay naligtas. But if you are not proved through your Christian life, how can we say we are truly born-again Christian? Ngunit kung hindi po ito napatunayan sa pamamagitan ng iyong aktual na buhay Kristiyano, paano natin masasabi na isa kang tunay na born-again Christian? Let's open our Bible, 1 Peter chapter 4. Tignan po natin sa Unang Pedro chapter 4. Unang Pedro chapter 4, verse 2 and 3. Unang Pedro, chapter 4, simula po verse 2 hanggang 3. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos, sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pagiinuman, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Why God saved us? Bakit tayo iniligtas ng Diyos? We should remember God did not save us to live for ourselves. Tandaan po natin, hindi tayo iniligtas ng Diyos upang mabuhay lamang para sa ating sarili. God saved us to live for God's glory for the rest of our lives. Iniligtas tayo ng Diyos upang mabuhay para sa Diyos, para sa natitira nating buhay. Yeah, 1 Corinthians chapter 6 verse 20 also says, you were bought at a price, right? Through the blood of Jesus. That's why you should live for the glory of God. Sabi po sa Unang Korinto chapter 6 verse 20 na kayo ay binili sa isang halaga sa pamamagitan ng dugo ni Jesu Kristo, kaya naman dapat tayo ay mabuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Before we get salvation, we only focused on the worldly things and then we followed this world. Bago tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay sumusunod sa mga makasanlibotang bagay at sumusunod tayo sa mundo na ito. But in our life, there will be the BC and the AD. Ngunit sa ating buhay, meron po tayong panahon ng BC at panahon ng AD. When we distinguish the history of this world, right?
there will be the BC and AD. Kapag titignan po natin yung kasaysayan sa mundo na ito, mayroon pong panahon ng BC at panahon ng AD. Yeah, BC, before Christ. Ang AD, ito yung before Christ. And AD, it means that it is the Latin word in the year of the Lord. At sa AD naman po, ibig sabihin po nito ay salitang Latino na may ibig sabihin na sa taon ng Panginoon. Our life also, there will be the BC and AD. At sa buhay po natin, meron ding panahon ng BC at AD. BC means before we get salvation, we did not know who is Jesus and we only focused on our physical life. Ibig sabihin po ng BC, bago tayo naligtas, hindi natin kilala si Jesus at nakatuon lamang tayo sa mga physical na bagay. And we follow the worldly things other like other unbelievers. At pagkatapos sinusunod natin yung mga bagay na makasanlibutan kagaya sa mga hindi mananampalataya. But Bible says, he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Pero sabi po dito sa Biblia, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao. After we get salvation, we should live no longer for the lust of the men or for the flesh of our flesh. Pagkatapos nating maligtas, dapat huwag na tayong mabuhay pa ayon sa pagnanasa ng tao, ayon sa pagnanasa ng ating laman. After we get salvation, we must understand what is the will of God. Pagkatapos nating maligtas, kailangan maunawaan po natin kung ano ang kalooban ng Diyos. And we should do our best to achieve the will of God through our Christian life. At dapat gawin po natin yung lahat ng ating makakaya para makamit ang kalooban ng Diyos sa atin pong buhay Kristiyano. So, after we get salvation, if we love this the worldly things, we cannot please the Lord. Kaya pagkatapos nating maligtas, kung tayo ay susunod sa mga bagay na makasanlibutan sa mundong ito, hindi tayo makakapagbigay ng kaluguran sa Diyos. In the Bible, there are some examples for the born-again Christian. Sa Biblia, meron pong halimbawa para sa mga born-again Christian. Lot, the nephew of the Abraham, actually, at the first time, he followed Abraham. But he loved this world. That's why he entered the city of the Sodom and Gomorrah. Si Lot na pamangkin ni Abraham, nung umalis si Abraham, siya ay sumama kay Abraham. Ngunit kalaunan, inibig niya yung sanlibutan na ito, kaya pumasok siya doon sa bayan ng Sodoma at Gomorrah. What was the end of his life? Ano yung katapusan ng kanyang buhay? Nothing remains. Although, he is the example of the born-again Christian, yeah, he got the salvation, but he did not do anything for the Lord. Walang anuman yung natira, kahit na siya ay halimbawa ng mga born-again Christian, ngunit nung siya ay nabuhay para sa kanyang sarili, walang anuman yung natira sa kanya. That's why, maybe when he stands before the Lord, nothing remains. Kaya naman, kapag tumayo siya sa harap ng Panginoon, walang anuman yung matitira sa kanya. And what about the fellow workers of the Apostle Paul, the Demas? At paano naman yung kamanggagawa ni Apostol Pablo na si Demas? Yeah, according to the 2 Timothy chapter 4, Demas, he loved this world. That's why he left for Thessalonica. Sabi po sa 2 Timoteo chapter 4, si Demas, iniwan niya si Apostol Pablo dahil inibig niya yung sanlibutan na ito at nagtungo sa Thessalonica. Demas, at the first time, after he got the salvation, yeah, he served God very sincerely. And also, he became the fellow workers of the Apostle Paul to preach the gospel. Nung una, pagkatapos po niyang maligtas, sumunod siya kay Apostle Pablo at naging kamanggagawa upang ipangaral yung Ebanghelyo. But he accepted the worldly things one by one. That's why he was failed in his ministry. Ngunit unti-unti, pinahinayaan niyang pumasok sa kanya yung mga makasanlibotang mga bagay, kaya naman, siya ay umalis at nagtungo sa Thessalonica. We should remember, Satan is always trying to destroy our Christian life. Tandaan po natin, si Satanas palagi po niyang sinusubukan na sirain yung buhay Kristiyano natin. Yeah, lust of eyes and lust of the flesh and the pride of this world. Ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata at ang pagmamataas sa buhay sa mundong ito. Yeah. Sometimes when we look at this world, it is very attractive and then it looks very beautiful. Minsan, kung pagmamasdan natin yung mundo na ito, ito ay kaakit-akit at ito ay napakaganda. When Eve looked at the fruit of the knowledge of good and evil, yeah, it was also same. It looks very good. That's why Eve, she was deceived by the
temptation of the Satan, and she ate the fruit of the knowledge of good and evil. Nung tinignan ni Eva yung ipinagbabawal ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, maging siya ay nadaya din, inisip po niya na ito ay kaakit-akit, at nadaya po siya nung ahas, at kinain niya po ito at sumuway sa salita ng Diyos. Nowadays, Satan is also trying to seduce with this kind of attractive things. Kaya maging sa panahon natin ngayon, si Satanas, inaakit niya rin po tayo sa pamamagitan ng mga bagay na ito. As a born-again Christian, we should not love this world. If you love this world, you will also fail in your Christian life. Kaya bilang mga born-again Christian, dapat ay huwag po tayong madaya sa mga bagay na makasanlibutan. Some people, they love the money too much. Yung ibang tao, labis po nilang minamahal, iniibig yung salapi. And they focus on the money too much. That's why they cannot have a good Christian life in order to make a money. At masyado po silang nakatuon yung isip po nila sa mga sasalapi, kaya naman hindi po sila magkaroon ng maayos na buhay Kristiyano dahil para kumita sila ng pera. But Bible says, Matthew chapter 6, no one can serve two masters. Ngunit sinabi po doon sa Mateo chapter 6, walang sino man na makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. And also, let's open the Bible. First Timothy chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. First Timothy chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. From verse 8 to verse 10. Simula po verse 8 hanggang 10. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit kung tayo may pagkain at damit, masiyahan na tayo sa mga ito. Ngunit ang mga nagnanais, yumaman ay nahuhulog sa tukso at nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapahamakan sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Yeah, having food and clothing, with this, we shall be content. We have a food and we have a cloth. So this is okay. This is enough. Meron po tayong pagkain at meron tayong damit, kaya sapat na po ito. Ito ay tama na. Those who desire to be rich fall into temptation. If you love the money, you shall fall into the temptation. Kaya kung iniibig mo ang salapi, ikaw ay mauhulog sa tukso. And also, verse 10, for the love of the money is the root of all kinds of evil. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. So, our born-again Christian, we should not focus on the flesh so much. Kaya tayo ng mga born-again Christian, dapat huwag tayo magtuon ng labis na pansin sa makasanliwa sa ating laman. Okay, let's go back to Galatians chapter 6. Balikan po natin, Galatia chapter 6. Verse 8. Galatians chapter 6 verse 8. Galatia chapter 6 verse 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang nag-aasik para sa kanyang sariling naman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, subalit ang nag-aasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. Yeah, but he who sows to the Spirit will of the Spirit live everlasting life. Okay, we are going to think about what is the meaning sowing for the Spirit. Kaya pag-iisipan po natin anong ibig sabihin ng paghahasik sa Espiritu. Yeah, those who sow for the Holy Spirit, what is this? Subalit ang mga naghahasik sa Espiritu, ano pong ibig sabihin nito? I think number one, this is the evangelism. Pinakauna, ibig sabihin po nito ay evangelism. When you are trying to evangelize the low source, and also when you cooperate the one another in order to preach the gospel, this is the way to sow for the Holy Spirit. Kapag ipinapangaral po natin yung ebanghelyo at kapag tayo ay nagtutulungan at nagsasama-sama, kung gayon, ito po ay paghahasik sa Espiritu. According to John chapter 4, verse 35,
Jesus said, "Lift up your eyes and look at the field, for they are already white for harvest." Sabi nga po ni Jesus doon po sa 1 chapter 4 verse 24 na pagmasdan ninyo na mapuputi na yung mga ani upang sila'y anihin. Yes. Jesus visited the Samaritan area because there were so many lawsuits. Opo, si Jesus, siya ay bumisita doon sa Samaria dahil napakadaming ligaw na kaluluwa doon. At the time, Jesus said, "Lift up your eyes and look at the field." Yeah, look at the field. There are still so many lawsuits who are waiting for their harvest. Kaya sinabi po ni Jesus na itingin ninyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo na mapuputi na yung mga aanihin upang sila ay anihin ang mga ligaw na kaluluwa. Nowadays, it is also same. Lift up our eyes to the field of the Philippines. Kaya ganun din naman po sa atin, itingin natin, itaas natin yung ating paningin at tingnan natin yung bukit ng Pilipinas. There are so many lawsuits who are not saved among our family members and friends and neighbors. Napakadaming mga ligaw na kaluluwa ang hindi ligtas sa ating mga kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan. That's why our Lord commanded us to preach the gospel. Kaya naman yung Panginoon, inatasan po tayo na ipangaral ang Ebanghelyo. Yeah, Apostle Paul said, 2 Timothy chapter 4, verse 2, "Preach the word in season and be ready in season and out of season." Sinabi nga po ni Apostle Pablo doon po sa 2 Timoteo chapter 4, verse 1 hanggang 2, na ipangaral mo ang salita maging sa kapanahunan at maging sa hindi kapanahunan. As a born-again Christian, we know we have a responsibility to preach the gospel. Bilang mga born-again Christian, alam po natin, meron tayong responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo. Have you ever checked how many lawsuits you evangelized since you got the salvation? Nasuri niyo na po ba kung ilang mga ligaw na kaluluwa yung inyo pong na-evangelize simula nang kayo ay maligtas? How much did your best to evangelize the lawsuits through your Christian life? Gaano mo ginawa yung iyong makakaya sa iyong buhay Kristiyano para makapag-evangelize ka ng mga ligaw na kaluluwa? Why we should preach the gospel? Bakit natin kailangang ipangaral ang Ebanghelyo? Yeah, because of this reason, Jesus Christ came to this world and then He died on the cross to save the lawsuits. Upang iligtas po yung mga ligaw na kaluluwa, si Jesus, dumating siya sa mundong ito at namatay siya doon sa krus. And God saved us first, right? In order to make us as an instrument of the gospel. At hindi ba tayo po yung unang iniligtas ng Diyos upang gamitin tayo bilang instrumento ng Ebanghelyo? When you save the lawsuits, one even the lawsuits, our Lord shall be really pleased. Kapag ka nakapagligtas ka ng ligaw na kaluluwa, kahit na isang ligaw na kaluluwa lamang, ang Panginoon siya'y malulugod. As you know well, our summer retreat is very near. From April 7 to 9, we will have a first batch of summer retreat for the Manila region. Gaya po ng inyong alam, sa paparating po ng summer retreat, na yung unang batch, ito po yung magsisimula simula April 7 hanggang 9. This year, we have a target that we are expecting 10,000 attendees here in the Philippines. Sa taon po na ito, sa bansang Pilipinas, meron po tayong inaasahan na target. So when we cooperate one another and also when we pray for this one honestly, yeah, our Lord will help us. Kaya kapag tayo po ay nanalangin ng mataimtim, kung gayon yung Diyos at ginawa natin yung lahat ng ating makakaya, yung Diyos tutulungan niya po tayo. This summer retreat is really good opportunity to evangelize the lawsuits. Ito pong summer retreat na ito ay talagang napakagandang pagkakataon upang makapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. It is not so long, right? Only 2 nights, 3 days. 4 days. Kaya hindi po ito napakatagal. Ito ay umaabot lamang ng 3 araw at 2 gabi. If you invite your lovely family members and neighbors and friends, they will have opportunity only focus on the Word of God. Kapag inimbitahan niyo po yung inyong mga minamahal na kapamilya, kapitbahay at mga kaibigan, ito po ay magandang pagkakataon dahil magtutuon lamang sila ng pansin sa salita ng Diyos. During the Bible seminar in our church, maybe they will only attend the church in the evening and for 2 hours. After that, maybe they will leave
outside of the church, and then they will be influenced by other things. Kapag mayroon po tayong Bible seminar na ginaganap po dito sa ating church, dumadalo lamang po sila sa gabi sa loob ng 2 oras, ngunit pagka lumabas na po sila, maaari na po silang ma-influensyahan ng ibang mga bagay. But during the summer retreat, they will stay in the retreat center. And then, what they are doing? Listen to the sermon and have a breakfast, lunch, and dinner. And they will have a counseling and listen to the Word of God continuously. Ngunit kapag sila po ay dumalo sa summer retreat, ano pong gagawin po nila? Sila po ay mananatili lamang po doon, kakain po sila ng tanghalian, ng hapunan, at maging sa almusal, at makikinig lamang po sila ng salita ng Diyos at magkakaroon ng counseling. That's why it is really good opportunity to be saved. Kaya naman po, magandang pagkakataon po ito upang maligtas. For this coming summer retreat, all of our brothers and sisters, yeah, please evangelize at least 2 or 3 your family members or friends and neighbors. Kaya sa paparating po natin na summer retreat, pakiusap, i-evangelize nyo po yung inyong mga kaibigan, kapitbahay at mga kapamilya, kahit mga 2 o 3 mga tao lamang. So if we have a true life, though we shall grow in the faith and we will bear the fruits. It is really true. Kung tunay na tayo po ay kung mayroon tayong tunay na buhay, kung gayon ito po ay lalago at lalago yung ating pananampalataya. Matthew chapter 13. Mateo chapter 13. Verse 8. Mateo chapter 13, verse 8. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang iba ay nahulog sa mabuting lupa at namunga, ang iba ay tig-isang daan, ang iba ay 60, at ang iba ay 30. Yeah. Others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold and some 60, some 30. Huh? It means 30, 60, and 100-fold. So how many fruits are you bearing through your Christian life? Ibig sabihin po nito, nagbunga ito ng 30, 60, at 100. Kaya ilan yung iyong ibinunga sa iyong buhay Kristiyano? Individually, I think it will be difficult. But if you walk together inside the church, it's possible. Sa palagay ko, kung individual o isa-isa, ito po ay napakahirap na gawain. Ngunit kung tayo po ay magtutulungan habang nasa iglesia, ito po ay magiging posible. When our the Philippine Life for Mission, we started here in the Philippines, officially, it was 2004. At the time, there was only one church. Nung nagsimula po yung ating Philippine Lifeward Mission, official po ito nagsimula noong 2004. At nung una, meron lamang pong iisang iglesia sa Pilipinas. But this year, 2023, now we have 74 churches and 50 mission branches. Total, 124 churches and mission branches. Ngunit sa taon po na ito, meron na po tayong 74 na mga churches at 50 na mga mission branches. Kaya suma total, meron tayong 124 na mga churches at mission branches. This year, we have a target, 150. This year, 150 churches and mission branches by the end of December. At sa taon po na ito, sa katapusan po ng Disyembre, meron pa tayong goal na magkaroon tayo ng 150 na mga churches at mga mission branches. And when we had the first summer retreat here in the Philippines, it was 2010. And at that time, only 270 attendees. At nung nag-umpisa po yung pinakaunang summer retreat po natin noong 2010, meron lamang po tayong 270 na mga attendees. But this year, we are expecting how many? 10,000. So how many times? Huh? 270 and 10,000. How many times? Kaya sa taon na ito, ilan po yung inaasahan natin? 10,000. Kaya ilan po yung idinoble ng bilang na ito? Yeah, if you just abide in the church, you can be used as an instrument of God's plan. And you shall also receive the reward and glory when you stand before the Lord. Kung ikaw lamang ay mananatili sa iglesia, ikaw ay gagamitin ng Diyos bilang instrumento ng ebanghelyo, at kapag tumayo ka sa harap ng Diyos, tatanggap ka ng gantimpala at ng kaluwalhatian. Especially when you evangelize the lost souls, there will be the great reward
and the glory when you stand before the Lord. Lalo na kapag nag-evangelist ka ng ligaw na kaluluwa, tatanggap ka ng malaking gantimpala at kaluwalhatian. Yeah. Daniel chapter 12. Daniel chapter 12. Verse 2 and 3. Simula po verse 2 hanggang 3. Daniel chapter 12, verse 2 and 3. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Marami sa mga natutulog sa labok ng lupa ay magigising, at ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang paghamak. Ang mga pantas ay magniningning na tulad ng kaningningan ng langit, at ang mga nagpabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanpaman. Yeah, here, verse 2, many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Some to everlasting life, and some to shame, and the everlasting contempt. Yeah, someone will be very shamed when they stand before the Lord. Who are they? Those who are sowing for their flesh. Kaya may mga, they shall reap the corruption. Kaya may mga tao na tatayo sila at tatanggap sila ng kahihiyan. Kaya sino po yung mga tao na ito? Sila po yung mga tao na naghasik para sa kanilang laman lamang, nagtuon ng pansin para sa kanilang sarili, kaya sila ay mag-aani ng kasiraan. And some to everlasting life, right? Those who sow the for the spirit, they shall reap from the spirit everlasting life. At ang iba ay tungo sa buhay na walang hanggan, kaya ibig sabihin po nito nagasik sila sa Espiritu at mag-aani sila sa Espiritu ng buhay na walang hanggan. And verse 3, those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn away to righteousness like the stars forever and ever. Yeah, if you evangelize the many lost souls, you will be the light, stars, and the forever and ever. Kaya ikaw, kapag ikaw ay nag-evangelize sa mga ligaw na kaluluwa, ikaw ay magniningning kagaya ng isang bituin na magniningning magpakailanpaman. It means you shall receive eternal glory and reward when you stand before the Lord. Ibig sabihin, tatanggap ka ng walang hanggang kaluwalhatian at ng gantimpala kapag tumayo ka sa Panginoon. But in order to evangelize the lost souls, what we should do? We should sacrifice ourselves. Ngunit para po makapag-evangelize tayo ng mga ligaw ng kaluluwa, ano po yung kailangan nating gawin? Dapat nating isakripisyo ang ating sarili. Without our sacrifice, we cannot evangelize the lost souls. Kung wala po yung sakripisyo natin, hindi tayo makakapag-evangelize ng mga ligaw na kaluluwa. Let's open our Bible, John chapter 12. Tignan po natin sa Biblia, sa John chapter 12. Verse 24. Sa verse 24. John chapter 12, verse 24. Basahin po natin, sabay-sabay. 3 to 1. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ito ay mananatiling nag-iisa, ngunit kung ito ay mamatay, ay nagbubunga ng marami. First, our Lord Jesus Christ, He was crucified on the cross and shed His precious blood to redeem all of our sins. Pinakauna, yung ating Panginoong Hesukristo, siya ay namatay doon sa krus at pinadanak yung kanyang mahalagang dugo upang iligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Through the sacrifice of our Lord Jesus Christ, we were able to be saved. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay naligtas. And also, through the sacrifice of the former Christians, especially in the early churches, the apostles and the disciples and the early church brothers and sisters, also, this gospel, the preached all of the world. At isa pa, sa pamamagitan din ng sakripisyo ng mga naunang naligtas, sa sinaunang iglesia, kagaya po ng mga disipulo, ng mga apostol at ng mga naunang kristyano, nakarating yung ebanghelyo na ito sa atin. And also, through the sacrifice of the Korean church, the brethren, we were able to receive this true gospel. And also, we can have a Christian life in this church building, and also we can conduct a summary in the retreat center.
At isa pa, sa pamamagitan ng sakripisyo ng mga kapatiran doon po sa Korea, nakarating yung ebanghelyo na ito sa atin at tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano sa pamamagitan ng church building po na ito at ng summer retreat. Why the Korean brothers and sisters, they sacrificed a lot in order to preach the gospel, to build the church building and also to build the retreat center? Kaya bakit po nagsasakripisyo yung mga kapatiran po natin doon sa Korea para may pangaral yung ebanghelyo at maipatayo tayo ng retreat center at ng church building? They know how much this is important, the preaching the gospel. This is the most valuable work in this world. Dahil alam po nila kung gaano kahalaga yung gawain na ito, yung pangangaral ng ebanghelyo, na ito yung pinakamahalagang gawain sa lahat. As a born-again Christian, same Christian, what we are doing now, bilang mga born-again Christian, mga kaparehas na Kristiyano, anong ginagawa po natin ngayon? How much are you sacrificing to preach the gospel? Gaano ka nagsasakripisyo upang maipangaral ang ebanghelyo? So, yeah, there is something that what we can do also. According to our faith, also we should do our best to preach the gospel. Opo, may mga bagay na kailangan po natin gawin at meron po tayong gawain na kailangan ipangaral natin ang ebanghelyo. Also, I think the our Manila Central Church brothers and sisters, the sacrifice, many low souls also were able to be saved. At sa pamamagitan din ng sakripisyo, maraming sakripisyo ng maraming brothers and sisters dito po sa Manila Central Church, ay maraming mga ligaw na kaluluwa ang naliligtas. This time, for the summer retreat, also, we need to sacrifice ourselves. At maging sa pagkakataon po na ito, sa summer retreat, kailangan ay muli po nating isakripisyo yung ating sarili. Maybe there might be some difficulties while you are having a summer retreat. The weather is very hot and the lodging is not comfortable and the CL is not good condition and the food is also not so good. At marahil habang nagsasagawa po tayo ng summer retreat, marami po meron po tayong mga kahirapan na mainit yung panahon at hindi komportable yung tulugan, hindi maganda yung CR at hindi rin masarap yung pagkain. But we need to endure all these difficulties in order to evangelize the low souls. Ngunit kailangan tiisin po natin lahat ng mga bagay na ito upang makapag-evangelize po tayo ng maraming ligaw na kaluluwa. Sacrifice and devotion will be difficult, but you shall reap the true fruits by the Holy Spirit. Yung sakripisyo at yung pagtatalaga sa sarili, ito po ay napakahirap, ngunit sa pamamagitan po nito, magkakaroon tayo ng bunga sa Espiritu sa atin pong buhay Kristiyano. Let's open our Bible, Psalms 126. Tignan po natin sa awit number 126. Verse 5 and 6. Simula po verse 5 hanggang 6. Psalms 126, verse 5 and 6. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Yaong nawang nagsisihapaghasik na luhaan ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis na inani. Those who sow in tears shall reap in joy. Yes, it is really true. Our Lord promised, right? Those who sow in tears. While you are sowing, maybe there will be some tears. And there might be some difficulties and also some sacrifice. Marahil habang kayo po ay naghahasik, marami po mga kahirapan, sakripisyo at maraming mga pagdurusa yung darating po sa atin. But you shall live in joy. Think about when your lovely family members, your husband or your wife or your children are really saved, they will be really happy. Ngunit, there will be really happiness. Ngunit ikaw ay mag-aani na may sigaw ng kagalakan, kaya isipin niyo po ito, kapag ka nagkaroon ng kaligtasan, yung iyong kapamilya na kapitbahay, yung iyong asawa at iyong anak at mga kaibigan, gaano po ito nakakagalak? For example, the college students, high school students, he studied a lot in order to enter a very good college.
Halimbawa, yung isang estudyante sa kolehiyo, siya ay nag-aral ng mabuti para makapasok sa kolehiyo. Yeah, some the high school student, he studied day and night in order to enter the UP. So finally, he passed the entrance exam of the UP. In the case, maybe he shall be very happy. Opo, kagaya po nito, mayroong isang high school student na nag-aral ng mabuti ng gabi at araw upang makapasok sa magandang eskwelahan ng UP at kalaunan siya ay nakapasok sa UP, nakapasa siya sa exam. Yeah, some athletes, in order to get the gold medal in the Olympic Games, he had to pass through a lot of the hard training. There might be a lot of the sweat and sometimes he need to shed the blood. Kaya halimbawa din po sa isang atleta, para makuha po niya yung gold medal sa Olympics, siya po ay nagsanay ng mabuti, siya ay nagdusa at siya po ay naghirap, nagpabis siya ng husto at marahil dumanak din yung kanyang dugo. After he passed through all this hard training, when he get the gold medal, how much he shall be happy? At pagkatapos po niyang malagpasan yung ganito kahirap na training, at nung nakamit po niya yung gold medal, gaano po ito nakakasaya? Yeah, he shall be really happy. Like this, O born-again Christian, maybe while we are trying to evangelize the lost souls, there might be some difficulties and hardships and also persecution, or sometimes we need to sacrifice ourselves. Labis po ito nakakagala, kaya kagaya po nito sa atin ng mga born-again Christian na kapag nag-evangelist tayo ng mga ligaw na kaluluwa, marahil meron pong pag-uusik, pagdurusa at mga kahirapan at mga sakripisyo. But when the lost souls are really saved, we shall be really happy. Ngunit kapag ang ligaw na kaluluwa ay naligtas, tayo po ay labis na magagalak. Yeah, there is the promise of our Lord. Verse 6, He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing in the sheaves with him. Meron pong pangako yung Panginoon. Sabi po sa verse 6, siyang lumalabas na umiiyak na may dalang itatanim na mga binhi, ay uuwi na may sigaw ng kagalakan na dala ang kanyang mga bigkis ng inani. Yeah. Proverbs chapter 11. Kawikaan chapter 11. Proverbs chapter 11, verse 18. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1, napapala ng masama ay madayang kabayaran, ngunit ang naghahasik ng katwiran ay tiyak na gantimpala ang kakamtan. He who sows righteousness will have a sure reward. Yes, God promised. There will be the sure reward from the Lord. Opo, yung Panginoon ay nangako na merong tiyak na gantimpala mula sa Panginoon. Okay, let's go back to Galatians chapter 6. Balikan po natin ang Galatia chapter 6. Okay, verse 8 again. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption, but he who sows the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. Sapagkat ang naghahasik para sa kanyang sariling laman ay mula sa laman mag-aani ng kasiraan, subalit ang naghahasik sa Espiritu mula sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggan. So as a born-again Christian, we should sow for the Spirit, not for the flesh. Kaya ganun din naman po sa atin ng mga born again Christian, dapat tayo ay maghasik mula sa Espiritu at hindi sa laman. And the verse 9, Galatians chapter 6, verse 9, okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1, at huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Yeah. And let us not grow weary while doing good. Yeah, we are preaching the gospel. We are doing the good things. So we should not be wearied. Ipinapangaral po natin yung ebanghelyo, mabuti yung ating ginagawa, kaya dapat huwag tayong manlupaypay. Although we face some difficulties, hardships, or persecution, we should not be discouraged.
Kahit na humaharap tayo sa mga kahirapan at mga pagdurusa, ngunit dapat ay huwag tayong mawala ng loob. And for in due season we shall reap. If you do not lose your heart. Do not lose your heart. At sa takdang panahon, tayo pa'y mag-aani kung hindi tayo manlulupaypay. Yeah. Although it is very difficult to evangelize your family members or your friends, do not stop. Do not lose your heart. Kahit na napakahirap i-evangelize yung mga ligaw na kaluluwa na inyong kapamilya at inyong kaibigan, ngunit dapat ay huwag kayong manlupaypay. If you continue, try to evangelize them, someday, yeah, they shall be saved. Kung patuloy niyo po silang i-evangelize, kalaunan, isang araw, sila po ay maliligtas. Okay, today, we learned about this Galatians chapter 6 from verse 7 to 9. Kaya ngayon, napag-aralan po natin yung mga talata na ito mula po sa Galatia chapter 6, mula po verse 7, verse 7 hanggang 9. So, we must examine our Christian life, what we are sowing now. Kaya dapat, siriin po natin yung ating buhay Kristiyano, ano yung ating inihahasik ngayon. For the flesh or for the spirit. Para ba sa laman o para sa espiritu? The result shall be really different when you stand before the Lord. Kapag tumayo kayo sa harap ng Panginoon, yung resulta ay talagang magkaiba. So I really pray all of our brothers and sisters will do their best to sow for the spirit so that there will be the great reward and glory when you stand before the Lord. Kaya ako po'y nananalangin na yung lahat ng mga brothers and sisters ay maghasik ayon sa espiritu ng sagayon, kapag tumayo kayo sa harap ng Panginoon, kayo ay tatanggap ng walang hanggang gantimpala at kalawalhatian. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for giving us this wonderful chance to listen to your word. Banal at mapagpala naming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Today, we learned about this Galatians chapter 6, especially what we are sowing now. Ngayon ay napakinggan po namin yung iyong mga salita mula po sa talata na ito sa Galatia chapter 6 kung ano yung dapat naming ihasik ngayon. We know our physical life and then material things are just temporary in this world. Alam po namin na yung mga physical na bagay at mga material na bagay, ito ay panandalian lamang sa mundo na ito. Let us do not focus on the physical or the material things so much. Nawa po huwag kami magtuon ng labis na pansin sa mga physical at material na bagay sa mundong ito. Let us have a priority to preach the gospel to the lost souls so that we can achieve the will of God through our Christian life. Nawa po magkaroon kami ng prioridad na maipangaral yung ebanghelyo sa mga ligaw na kaluluwa. Especially we are praying for the incoming our summer retreat from the April 7 to 9 batch 1 and also April 29 to May 1 batch 2. At idinadalangin po namin ng patuloy yung paparating po naming summer retreat na magsisimula yung batch 1 ng April 7 to 9 at yung batch 2 po ay mag-uumpisa simula April 29 hanggang May 1. So that many lost souls will be saved through this summer retreat. At nang sa gayon, marami pong mga ligaw na kaluluwa ang maligtas sa pamamagitan po ng summer retreat na ito. Yeah, let us have one mind and cooperate one another in order to achieve the will of God through our church. Nawa po magkaroon kami ng iisang isip at magkaisa kami nang sa gayon ay makamit po namin yung pagkakaisa ng iglesia sa pamamagitan po ng church namin. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen.